cancel ka? Oo. Oh, sige. Ay, hindi na tipping. Ang sa akin. Ito. Kano na ba ngayon? $2. Flat white na lang. Hello po. Hello po. Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Welcome. Sabado ngayon pero hapon na. Anong oras na ba? 4:30 na yata ng hapon. 4:20. Dapat lalabas kami para mag-mall. Pero parang nagbabawi yata kami ng mga pagod namin nung nakaraang week. Kaya ang ending nakatulog na ng sobrang dami. Di ba? So ngayon nandito tayo sa Boronia Park. Ngayon lang ulit kami naglakad dito after nung last year na mga nung lockdown, 'di ba? Dito lang kami dati nakakaabot kasi yung 5 km radius. So ngayon bumalik kami dito. May naglalaro oh. Kasi maganda na yung panahon, summer na. Upo tayo dito. Yan, so habang nakaupo tayo dito sa Boronia Park, i-share namin sa inyo pala yung update. Kasi kung napanood niyo yung mga nakaraan naming mga videos, ilang weeks 'yun, 'di ba? Na naghahanap kami ng bahay, nag-view kami ng mga unit sa iba-ibang lugar. So sa paghahanap namin ng bahay, marami kaming mga realizations at mga natutunan. Kasi na-realize namin na ang hirap palang maghanap ng bahay ngayon, kasi bumalik na sa normal. Kasi diba noong mga nakaraang taon, 2 years pandemya, so yung pinakauna naming paglipat ng bahay dito, tayo lang nag-view, no? Oo. Kami lang yung nag-view noon. Tapos parang pagkaalis namin, tinatawagan na kami ng agent, tapos nag-o-offer na. Parang sila yung naghahabol na may mag-rent sa unit. Pero ngayon, ang daming nag-review, tapos pataasan pa ng bidding. So, na-realize namin na ang hirap nang maghanap ng bahay ngayon kasi nga balik na sa normal. Wala nang pandemya, madami na ulit taong nandito sa Sydney. Ang dami students nagbalikan. Ang dami ng mga students ulit na nagbalikan. So, ang dami namin kasabay mag-view at ka-kompetensya kumbaga sa paghahanap ng bahay. So dahil dun sa madami ng taong bumalik dito, ang taas na ng demand ng mga bahay. Kaya kung mapapansin nyo, ang tataas ng mga presyuhan ng bahay, lalo na yung malapit sa MRT station, yung may school na magaganda, tapos yung malapit sa city. So merong sa mga video namin may nag-comment na isa na, bakit hindi namin itry sa medyo sa malayo o kaya sa may Parramatta area. Ang nag-trigger kasi sa amin kung bakit namin naisipan na maghanap ng bahay at lumipat, kasi nung August sinabihan kami ng agent na tataasan niya yung renta namin. So yung renta kasi namin ay $500 tapos nung 2021 naging $530 per week yun. Tapos noong August, tumawag yung agent, magiging 620 na daw per week, diba? Mm-hmm. Kaya naisip namin na lumipat na ng bahay at magtingin. Kasi nung nag-calculate kami, parang base sa calculation na ginawa ko, kung tataas ng $620 yung renta namin at nandito kami sa medyo malayong lugar from our workplace, kung lalapit kami, at least yung maximum na renta namin, $670. So kahit na maging mahal na $670, at least makakatipid kami ng pahinga, ng tulog, 'di ba? Mm-hmm. Kasi malapit na. Nga lang dahil ang napili naming mga lugar ay yung sa city. Kung i-research niyo yung Sydney MRT map, ang venue namin nung mga nakaraang linggo ay sa city, Wollstonecraft, Waverton, tapos yung Artarmon, Chatswood, Rose Hill 'yun, 'di ba? Hindi Roseville. Rose Hill. 'Yun yung linya na 'yun yung tinitingnan namin. Kasi nga since mamahal naman, lapit na kami ng konti, 'yun yung naisip namin kasi na logic. So naging highly competitive yung location ng mga napipili namin. Yung mga na-review namin, mas mahal sa projected na maximum na rent lang namin na $670. Kung ang nakikita namin, mga $680 na. Plus, kung magbibid ka pa, sobrang mahal na yun. Hindi pwede na namin, yun, eh?
hindi na namin kakayanin na lumagpas pa sa 700. Kaya naman, pero parang sobrang mahal na, no? Parang hindi na masyadong practical na $700. Sayang yung pera na imbis na naiipon mo na lang. Ang isa pa pala sa nag-trigger kaya namin gustong lumipat is yung office ko kasi parang malayo yung biyahe. Biyahe ko sa araw-araw kasi lumipat ng office. So naisip namin na lumipat ng mas malapit kasi para mas makapagpahinga ako. Tapos kaka-view namin ng ilang weeks ba tayo nag-view? Mga 5 weeks? Hindi naman. 4 na weekends. Siguro, parang 4 na weekends. 4 na weekends. Kaka-view namin, na-realize namin na naging mas mura pa yung nirerentahan namin ngayon. Kasi 620 yung itataas niya. Yung mga binu-view namin, mga $680. So dahil unsuccessful lahat, tapos na-reach na namin yung deadline na kailangan na namin mag-decide at i-inform yung current na agent namin kung mag-extend ba kami o hindi. Nag-decide kami na hindi na lang kami lilipat ng bahay at i-re-renew na lang namin yung current na nirerentahan namin, which is $620. Ayan, so lakad muna tayo ng konti. Lipat tayo ng pwesto. Yung gandun eh, yung TV. Ah, okay. Ito yung libreng exercise machine. Yan, so in-inform na namin yung agent namin na sige, mag-extend na lang kami ng renta dito sa bahay. Nung in-inform namin, parang sabi ng agent, crazy nga daw ngayon yung rentahan, di ba? Sabi niya, sobrang crazy daw yung mga presyuhan, pero hopefully daw next year, kumalma na. Tapos, nung binigay niya yung bagong kontrata, ang binigay niya lang sa amin ay 6 months. So, after 6 months, ganito na naman yung eksena namin. Maghahanap na naman kami ng re-rentahan. 6 months lang yung binigay niya kasi siguro parang chichek, tatantsahin. Uh-huh. Tatantsahin nila kung ano yung ganap after 6 months. So siguro magtataas ulit sila ng presyo, no? Kung sakali. Mm-hmm. Kaya 6 months lang yung ibinigay nilang kontrata sa amin. Yun yung field, oh. Yeah. Madami na nga nag-exercise na dito. So, hindi ako, hindi masaya? Oo, hindi ako masaya. Hindi ako 100% na decided na magstay na lang. Kumbaga, kung wala lang deadline na 2 weeks before ng mag-end yung contract mo, eh, dapat inform mo na yung agent. Gusto ko pang maghanap sana. So, sa decision namin na to, meron kaming, yun nga yung mga disadvantage na na-realize namin. Hindi namin nasolusyonan yung tunay na dahilan bakit namin gustong lumipat. Yun nga yung malayo pa rin yung bahay namin sa workplace ko. Yun yung pinaka-reason talaga. Tapos, nagmahal yung bahay. Which is okay na rin, no? Kasi nagmahal naman lahat ng bahay. Although may nakikita tayong murang bahay, yun nga lang hindi talaga successful. Yung pinaka-favorite ko pa naman sana na bahay, yung kung napanood nyo yung 550, yung dun sa Mirose Hill na tatlong bedrooms, ang ganda ng door, diba? Ang ganda ng may aircon. Yun nga lang ang laundry nasa garahe. Pero okay lang, pwede mag-adjust. Kasi nung time na yun, parang na-imagine ko na sa ko ilalagay yung mga sofa, yung mga halaman, yung ganun. Kaya parang yun pinakamalungkot ko na hindi kami naging successful sa application dun. Pero naisip namin, gagawa na lang namin ng solusyon yung malayo kami sa work. Ano ba, hindi pa lang. Ano ba solusyon natin? Gumising ng maaga. Kailangan gumising ng mas maaga para lang hindi ma-late sa work. Kasi magdo-domino effect siya. Ay, hindi pala, dapat matulog pala ng maaga, no? Para magising ng maaga. Naku, maingay yata yung camera dito, ah. Lipat ulit tayo. Meron din namang advantage. Nilista talaga namin, no? Nilista namin yung aming mga points para lang makumbinsi din ako na mag-move on na. So,
So yung advantage naman na hindi na kami lilipat, hindi naman kami mapapagod maghanap ng lilipatan at mag-view. Hindi na kami may stress sa application. Tapos, hindi na kami makakaabala ng ibang tao. Kasi tuwing mag-a-apply kami, ang dami namin naabala ng tao. Magsasagot yung friend namin, magsasagot yung boss namin ng form. Reference. So, ang dami niyang naming inaabalang mga tao. Tapos, hindi na kami magbabayad ng movers. Hindi na kami mag-a-adjust sa bagong lugar. Although, maganda rin sanang mag-adjust sa bagong lugar, di ba? Para for a change. Tapos, doon pala sa hindi na kami mapapagod kasi hindi na kami maglilinis ng dalawang bahay. Hindi na kami matatapos mag-impake. Yun nga lang, ang dami ko na na-impake. Kasi end of August, nagsimula na ako mag-impake. So, yung sa kitchen, ang dami ko na natapos. Diba? Ang dami ko na na-impake. Pakita ko sa inyo. Tapos, yung pinaka advantage na nakumbinsi ako ay hindi na kami mag-change ng address. Diba? So, na-share na namin sa inyo yung aming updates, advantage, disadvantage. Yung natutunan namin sa experience namin na to na parang ito yung ito yung mag-i-inspire at mag-i-encourage sa amin na mag-ipon pa. Para ang goal namin ay magkaroon na kami ng sarili naming bahay. Kasi una, sayang yung binabayad mo sa renta. Kasi kung mahal na rin naman, 620 per week. Malaking bagay na siya na imbis na inihuhulog mo na siya para magkaroon ka ng sariling bahay. Binabayad mo siya sa renta, di ba? Oo. So yun. Tapos sa'yo na yun. Tapos at least yun sa'yo na. Tapos, kung magkaroon na kami ng sarili na yung bahay, at least hindi na kami mag-undergo ulit ng ganitong stressful na or nakakapagod na mga paghahanap ng bahay, pag-a-apply, tapos yung rejections na hindi ka successful, na hindi mo naman alam bakit ka hindi successful sa application mo, di ba? So yun lang, yun yung magpupush sa amin na sana magkaroon kami na ng sarili naming bahay dito sa Australia. Yan, so salamat sa inyong panunood ng buong series ng aming paghahanap ng bahay. Salamat sa inyong pagsama sa amin, sa pag-comment ninyo, sa may nagko-comment pa na I feel you, parang ganun. Kasi nga, naghahanap din sila ng bahay kasabay namin. So, sana ay... Talaga? May ganun? Oo. Oh, sana ay may natutunan kayo na sa aming mga videos na doon sa paghahanap nga ng bahay. At sana ay panoorin nyo yung mga susunod namin na videos kasi mamamasyal naman kami kasi birthday ko naman. Iba naman yung magiging video natin. Sana ay mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyo na mga videos o mga topics na pwede namin i-share na makakatulong sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.